Good evening guys, so I'm back again for another sneaker unboxing. So meron tayong paper bag dito. Nakita niyo naman, NBA Philippines. So it's from NBA store. Sa Mega Mall ko na pick up tong sneaker na to. Yung sneaker na to is yung araw na nagpunta kami sa Mega Mall ng aking mga colleagues. So shoutout nga pala dun sa aking dalawang kaibigan and colleagues. Si Homer, shoutout sa'yo, paring Homer. And si Mike, so shoutout sa'yo, paring Mike. So sila yung kasama ko na nagpunta kami sa Mega Mall to look for these sneakers. Actually, on the release day nung sneaker na to, so nakita ko siya sa online sa Nike and also dito nga sa NBA store online sa website. So chinek ko, kaya lang hindi ako pinalad na makakuha nung pair. Kasi dun sa Nike, kailangan ko pumunta dun sa Jordan, Manila. Dun kasi na-release yung sneaker na to, na masyado malayo. Sa NBA store naman, pag kiniklik ko yung link para dun sa release yung sneaker na to, error na siya. So meaning, sold out na siguro yung stickers, kaya once you click, mariredirect ka, and then ang nakalagay doon, oops, error on this page. So, yun, ilang beses ko inulit, and right, so hindi ako pinala doon. After office hours, yun, nag-iaya yung aking dalawang kaibigan nga na yun na magpunta sa Mega Mall. So, punta kami sa Mega Mall, ito pure hassle talaga yung paghanap namin ng sneaker na to. Una, ang pinasok namin yung Titan, baka nag-release sila ng sneaker na to, but unfortunately, wala sa Titan. So, check lang kami ng mga sneakers doon, kung yung mga display. And then, next is, pumunta kami dun sa Nike Park naman. Meron kasi dun sa Mega Mall Nike Park. So, sinilip din namin. Unfortunately again, wala rin tong sneaker na to dun sa Nike Park. And then, sumunod is, nag-trading kami sa Sports Central. Then, again, wala. So, parang, sabi ko siguro, baka hindi nirelease sa mga store sa mall yung pair of sneakers. And then, ikot-ikot, actually, dumaan pa kami sa Adidas. Nagtingin na lang din kami ng mga sneaker pair dun sa Adidas, kung ano yung meron dun, like slides, yung mga Adidas slides, saka yung mga sneakers na available dun. And then, lastly, ang huling-huling pinuntahan pa namin is yung itong NBA store. Habang nagtitingin-tingin ako dun, yung dalawang friend ko, actually sila yung unang pumunta nun sa display ng sneakers. So nakita na kagad nila yung sneaker pair na to, and dinamputan nila yung pair, and nag-ask na sila dun sa nag-assist kung meron pa ba nung size 10.5, which is yung size ko. Then luckily, habang busy ako nang kaka-browse ng mga nandun, apparels and cups, tingin ako doon. Biglang tinawag nila ako. Sinabi nga nila na, oh, pare, ito yung hinahanap kong sneakers nandito. So, sinek ko, sinilip ko, and then, actually, pinit ko nga itong sneaker na to. Sinuot ko sa paa ko. Maganda sa paa. So, I think, maganda siya pang basketball. And then, yun, habang hawak ko nga yung pair, last pair na kasi yung size 10.5. Actually, 3 pairs na lang yung available. It's size 8, size 9, size 10.5. So, ito nga yung size 10.5. Tapos, habang ako yung pair, masyado mahaba yung kwento ko. No? Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience namin dito sa sneaker hustle na ginawa namin para makuha tong pair of sneaker na to. So, habang ako again yung pair, is merong isang nag-aabang na bitawan ko yung sneakers kasi size 10.5 din siya. Actually, meron siyang hawak na Zion 2 na sneakers. Pero, inaabangan niya, nabitawan ko yung itong pair na to. 10.5 din yung hinahanap niya kasi. So, pares kami 10.5. Sabi nga ng mga friend ko, kunin mo na. Hinahanap mo yan kanina. So, bakit huwag mo nang bibitawan? So, yun. And then, I decided na kunin ko na yung pair. So, ito na ngayon yung ating sneaker pair. So, samahan niyo ako ngayon. Ano ba itong sneaker pair na to? Tignan natin. Ooh. Dito na lang yung paper bag. Ayan. So, ito yung box. May nakalagay dyan. Move to zero. Is Nike's journey towards zero carbon and zero waste to help protect the future of sport. Ibig sabihin, parang meron itong mga materials na ginamit dito na parang recycled materials yan. It's a Jordan 2 Luka 1 Next Nature PF. And the colorway nito is yung Arwood Brown and Light Menta. What's menta? Hindi ko alam yung menta. And yun, size 10.5 and extra guys. So let's go on with the sneaker. Wow, ang ganda. And boom! Ito na yung ating pair of sneakers for tonight. So, labas natin yung other pair. So, ayan. Ito yung ating sneaker pair for tonight. It's a Luka 1 Next Nature. Ayan. And colorway is Orwood Brown or para siyang sail white or light brown. Ganda. Parang mocha yung kulay niya. Let's go on with the review ng sneakers. Ano ba yung color blocking nito kasi makulay ito guys. So
makulay. First, let's go on with the outsole. Kita niyo naman yung outsole niya, parang it's a semi-translucent outsole. And then, ang color combination niya is meron siyang orange, translucent. And then, meron siyang Jumpman logo dito sabay middle part. Yan. Tapos, yung sa side links ng orange, meron pa siyang outline na parang semi-translucent na white. Yan, hanggang dito sa side panel niya or sa midsole. Parugtong yung kanyang outsole. Ayan. Tapos, dito sa midsole, yung makikita yung recycled foam rubber. Dito sa sneaker na to, ito yung kanyang recycled material na ginamit. Yung midsole niya, ito. Tapos meron siyang Jumpman logo dun sa recycled material parts. And then meron siyang hits of orange dito sa heel part. Ayan, may nakasulat na formula 23. And then meron siyang hits of green or mint green sa midsole. Ito medyo parang hard plastic to yung ginamit dito sa ito, hard plastic. Ito. Yan. Even yung sa ilalim niya pala, kadugtong ito nung, nung midsole na hard plastic. Ito nasa middle na green, na may Jumpman logo. Yan. Para siyang sa Jordan 11, kumbaga, parang yan yung carbon fiber. I don't know kung carbon fiber, hindi siya carbon fiber. Try ko hindi mababasa kasi kakulay lang. Yan. Basta may text dyan. Turbo assist performance nakalagay. Anyway, yan. So, let's go with the upper. Dito na natin makikita yung kanyang or wood brown, yung buong upper niya, or wood brown. And then, dito sa kanyang toe box, or sa upper front portion, para siyang na ply knit, I guess. Ply knit yung ginamit. Tapos meron siyang mga linings na or wood brown. Tapos, dito, sa kanyang side panel, sa may bandang back portion na nung sneakers, or papunta na doon sa ankle part ng sneakers, is leather. Leather na yung ginamit nila rito. Ito. Then perforated siya. Meron siyang 2, 4, 6, 7 holes. Okay. Perforated. Okay. Then sa collar part niya, hanggang sa eye stays niya. Itong eye stays niya na to, hanggang collar part. Ayan. Paikot. Paikot dito. It's a nubuck leather yung ginamit naman. Meron siyang nubuck leather na outline na sa eye stays niya. Hanggang dun sa harapan ng sneakers na meron nakadebose na Jumpman logo. Meron siyang pull tab. Pull tab, kapag isasot mo yung sneakers, hihilay mo to para mas madaling sumot sa paa mo yung sneakers. Kasi hirap ko dito. Okay lang, hindi pilihan, pero usually dito, pull tab, para madaling i-shoot. Yun, ang kulay niya is combination of mint green and orange, like yun sa swelas niya kasi ganun yung combination. So, ganun din yung combination ng pull tab niya, para siyang striped orange, naka-overlay sa mint green. Okay, tapos meron siyang hits of black dito sa heel part. Ito. Ang material na ginamit dito, I don't think kung suede ba to, para siyang suede. And then, on the tongue, makikita naman natin sa tongue, kulay black. Yung tongue nito, kulay black. Ayan. And it's made of, para siyang canvas. Canvas, hindi siya nylon. Ayan. Then, meron siyang logo ni Luka Doncic. Ayan. Ang kulay ng kanyang, nung logo ni Luka dito is kulay mint green. Ayan. Pababa. And then, dito sa bandang, kalahati ng tongue, mula rito hanggang sa baba, siya, parang cushion na siya. Pero, perforated yung cushion niya, may mga butas-butas. Para breathable yung sneakers, nakita niyo yung mga butas-butas. Though, siya, ply knit, I think it's breathable sneakers. Usually ngayon, mga ginagamit sa mga sneakers ng pang-basketball is mga ganito, na meron, na katulad nung nabanggit ko sa last video ko yata yun, o sa previous video ko, mga lightweight and breathable yung ginagamit nila para hindi ganun ma-stress yung paanong player na naglalaro during the game. Ang kanyang lace is or wood brown din. Kakulay din ng ating upper ng sneaker. And then on the insole, makikita nyo, ang kulay ng kanyang insole is kulay orange with the logo ng Next Nature yan, o parang recycled, na kulay mint green na sa gitna. Tapos meron siyang sock liner cushion foam. Yan. So parang siya, may cushion foam na kulay black. Dito. Yan. Malambot. Para siyang memory foam yung ginamit dito sa kanyang sock liner. And of course, para pagka hinigpitan mo yung sneakers, yan yung mag-tighten dun sa yung ankle. Para siyang memory foam. So, huhul masyado sa paa mo or sa yung ankle. And basta ito, medyo colorful yung foam. Yung middle foam yung kanyang tang. And colorful. Ibang kulay. And so, I think basically that's it. Ito yung ating sneaker pair for tonight na nakap natin sa NBA store. Actually, first time kong maka-cup ng sneakers sa NBA store. Ito ang kauna-unahan. Usually,
sa Nike and sa Titan ako nakakakuha ng sneakers. And dati meron din sa Capital, kung familiar kayo sa Capital, pero ngayon parang hindi na nag-carry si Capital ng Jordan sneakers, or I don't know kung hindi lang, wala lang ano si Champion, pero sometimes nagsicheck ako dun sa Capital online store, wala na ako makitang Jordan sneakers. Dati, nung even during pandemic, may mga nakuha pa akong sneakers dun sa Capital store. Anyway, so yun, na-share ko lang. That's it, yung ating pair of sneakers. But wait, there's more. Meron tayo mga some stops na nakuha naman sa ito. Tama na rin natin sa ating unboxing. Pero ito, unplastic yung mga plastic lang kasi yung delivery. So, entry ko. Usually, entry ko, ito yung gamit naman ng Nike Park Access. Pag umorder ka ng online sa kanila, mga apparels. Pag-apparels plastic lang. Yeah, pag sneaker, naka-sneaker box din yun pag umorder ka sa Nike Park Access online. So, this time, apparel kasi ito. Yan, pamask ko natin sa sarili natin. So, let's see. Invite ko rin sa mga item na ito. Ooh. Of course, minsan sa online kasi hindi mo nakikita ng personal, so medyo minsan deceiving yung kulay ng item. Pag tingin mo doon, maganda tingnan, pero in person, minsan hindi siya ganun kaganda. So let's see, anyway, gusto ko kasi yung design nito mo apparel na to. And naka-sale kasi to guys, 50% off. So sangka pa, diba? Na-chempo ko yung Black Friday sale din. Kasi actually yung last video ko meron na pinature na Black Friday sale, pero sa ano ko yun, in order sa Nike app. Ito, sa Nike Park Access Philippines. So, 50%. Yun sa last 30%. Ito. No, so, minsan timing lang talaga yung mga sale. Para at least, makatipid kahit o paano. Kung ito yung mga gusto natin mga items. So, abang lang tayo ng mga sale. Sayang din. Tsaka tayo bumili. Yan. Pero minsan, syempre, kung gusto mo, bili mo na. Kasi, hindi, baring hindi na yung item na yun na gusto mo, hindi na umabot ang sale. So, mauubos na ba sa sold out na, hindi ka magkakaroon kung gusto mo yun. Kasi ako, pagka gusto mo yung isang item, bibili ko na. Kung kesa magsisi ako na, gusto ko yun eh. Sayang, dapat binili ko na. Mga ganun ba? So, ang dami naman tape na to. Okay, ito muna yan. Line natin itong isa. Ano pa naman natin? Yan. Oh, ganda. Nice. Medyo nahihilig ako ngayon sa mga ganitong design eh. Yung mga crew neck. I don't know. Pero nung dati hindi ako mahilig sa long as sleeve crew neck. Pero yun parang feel ko Jordan crew neck. Yan. Jordan crew neck. So, it's a Jordan. Yan. Tingnan natin. So, nakalagay dito sa kanyang sales invoice. It's a Jordan Essential Holiday Men's Fleece. Kulay niya is ratan. Yan, kulay ratan. Yan. So, 50%. Ang original price nito guys is 3,000. 3,000 something, parang 3,095. So, ito, nandito yung price. So, nabili ko na lang siya ng 1,547.50. So, tama, 3,095. Ayan na lang, ito na lang yung price na. 1,547.50. So, kahit i-check nyo ito doon sa store pag napunta kayo, ang price nito is 3,000 pesos. Let's try. Let's beat. Diba ang laki ng sale? 1,500 agad yung natipid ko dito sa crew neck na to. Ayan. Jordan. So, very simple design. Ayan. Basic lang. Okay. So, ito na yung ating first apparel. So, dito pa lang nakatipid na tayo ng 1,500. And then next one, dito na ulit tayo sa kakulay naman niya. Kakulay pa rin niya. So, this one, ang t-shirt na to is Jordan Tight Men's Artist Series. And ang kulay niya rin is ratan slash white is ratan. So, ratan din siya. Kung makikita nyo, kakulay lang din ito. Pero this time, t-shirt naman ito. Yan. So, artist series. Bakit artist series? Kumbaga yung design niya parang work of art. Parang painting ng Chicago Bulls cap. And Jordan 2 na sneakers. Ito. And then yung kanyang iconic golden necklace. Meron siyang slam dunk contest na naka-golden necklace siya. Yan. And then, meron siyang book of flight. Yan. Flight kasi ito. Ayun, may tayo sa likod. Meron nakalagay. Flight. Yan. Yan yung design niya sa likod.
Ito yung harap. Okay, so yan. It's a large t-shirt. Dito sa part na ito may button. Yung Jordan RT series na button. Yan. Okay, so ito yung ating second shirt. Then lastly, of course, may tayo sa black. So kumuha rin tayo ng isang black apparel. Nga pala, itong price nitong t-shirt na to is $897.50 na lang. So times 2 yun, yung original price nito is nasa $1,795 yung original price nito. So nabili ko na lang siya ng 897 pesos, $97.50. So this one lastly, ito, it's a Jordan X Worldmark men's t-shirt, black gym red ang color niya. So black t-shirt with the red embroidered Air Jordan. Yan. So ito medyo pricey to para sa t-shirt. Pero kasi medyo makapal yung tela nito, guys. So alam nyo naman, pag medyo pricey, of course, yung materials na mas iba dun sa mga ibang binibenta. So yan. So fully black. Very minimalist yung design nito. Yan lang, Air Jordan lang sa harap na embroidered kulay pula. Then sa likod wala, very plain t-shirt. Pero pag ginawa ko yung tela nito, makapal. Makapal siya. So nabili ko naman to ng $1,097.50. Ang original price nito is $2,195. Yan. Kahit i-check niyo mga price nito sa online, guys, 50% off to mga to. Yan. So yun, basically that's it. Ito na yung ating mga items for tonight. So hopefully nagustuhan nyo, lalo na itong ating pair of sneakers na Luka Doncic. Yan, Luka Doncic. Doncic, or whatever you wanna call it. Yan, pero it's a Luka magic. Ang galing ni Luka ngayon. So, tignan natin kung hanggang saan ba yung mararating ng legacy ni Luka soon. Of course, marami pa rin siyang kailangan patunayan sa NBA. So sneakers, grabe, itong sneaker niya na to, every time magre-release, ang bilis mag-sold out. Kanina lang, kasi kahapon yung official release, kanina lang ni-release to sa Titan. Minuto lang, sold out na agad yung bigger size. Medyo may naiwan lang yung mga parang size 7 pa ba, pero yung 8 to 9 medyo nagtagal ng konti sa online website, pero yung 10 pataas, ang bilis, naubos agad, sold out. So luckily, kahapon, yun nga, nakakuha ko nito sa NBA store. So ito, tawag ko na siya ngayon. Nga pala, bago ko tapusin itong video na ito, gusto kong i-shoutout yung mga teammate ko sa 97 Ronin 2.0, yung liga namin sa QME Hoopsers League. So shoutout sa'yo, Jeffrey Valencia. Shoutout sa'yo, Coach Errol Brocal. Shoutout sa'yo, Atol Francis Valenzuela, utol ko, kapatid namin yan dyan. And shoutout din sa'yo, Mark Tiope. Shoutout sa'yo. And mga iyo pa namin teammates, marami masyado. So shoutout sa inyo, Team 97 Ronin 2.0. So 2.0, kasi yung original na 97 Ronin is sa alumni league namin sa JRU. So itong team namin yun na 97 Ronin, doon nandun pa rin yung mga ibang kami, mga players ng original lineup. Nandun pa rin kami. Kalahati nun is ibang players. So mix na yung lineup namin doon. So shoutout sa inyo, guys. Thank you. And good luck sa game natin on Sunday. Nice game, last game. Naka-bounce back tayo. At least nag-1-1 na yung team standing natin. Congrats sa team natin. So that's it, guys. So hopefully nagustuhan nyo itong ating mga items for tonight. So comment down below kung ano masasabi nyo dito sa Luka na sneakers na ating in-unbox tonight. So salamat sa inyong panonood ng video na to. Magkita-kita tayo sa susunod pang mga episode. So thank you for watching. Thank you for tuning in sa Kicks Out PH. Until next time, Kicks Out.